Kumusta mga kamay? Welcome back sa panibago na naman natin na topic tungkol sa art. Sa video natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung mga common mistakes sa pagdodrawing ng portraits. Importante na mapag-aralan natin to. Kailangan natin na mahuli yung mga mali na to at paano to susolusyonan. Pero kung bago ka pa lang dito sa channel ko, alam mo na, paabutin na natin ng 100,000 subs tong channel natin na to. At syempre, palike na rin ang video bilang suporta. Alright, simulan na natin. Common mistakes. Ito yung mga bad habits na minsan hindi natin napapansin na ito pala yung dahilan kung bakit matagal tayong mag-improve. Kung beginner ka pa lang at mapapanood mo to kaagad, magandang guide to sa pagsisimula mo. Kung medyo matagal ka naman na nagpo-portrait, siguro nandito yung sagot kung bakit minsan hindi consistent yung quality ng drawing mo. At ito ay base lahat sa 8 years na experience ko sa pagdodrawing ng portraits. So unang-unang possible na mali sa'yo ay yung lugar na pinagdodrawingan mo. Minsan medyo madilim at minsan ay sobrang liwanag. So bakit may mali dito? Sa pagpo-portrait, isa sa pinaka-importante ay yung tonal value. Kung madilim o masyadong maliwanag yung pwesto ng pinagdodrawingan mo, medyo hindi mo makukuha yung tamang timpla ng shadings mo. Sigurado maraming relate dito. Yung akala mo tama na yung shadings mo, pero pag tinignan mo to sa labas ng bahay nyo, masyado pala tong dark o masyado palang maputla. So kailangan mo pang adjust ulit, diba? Hassle pa. Kaya ang recommend ko na solusyon sa problema na to ay isang ring light. Ayan, kahit yung 26 cm lang. Ilagay mo lang to sa bandang itaas ng table mo or easel mo. Huwag naman masyadong mataas at huwag din masyadong malapit. Pwede mo rin adjust yung liwanag nito. Or kung nagtitipid ka talaga at ayaw mong gumastos, ang pinakamagandang solusyon dyan ay sa labas ka mag-drawing. Gamitin mo yung natural light at syempre presko din pag ganyan. Huwag lang ulan. O huwag lang matataihan ng ibon. Isa pa sa common mistake na hindi natin masyadong napagtutuunan ng pansin ay yung pagsayad ng kamay natin sa papel. Minsan yung kamay natin nagpapawis yan. So once na madikit yan sa papel, ay babakat na to. Malalaman mo na lang na may damage to once na nag-shadings ka na sa part na yun. So sayang yung effort mo. Dahil kung kailan marami ka nang nagagawa, tsaka mo makikita na may ganun pala. Kaya mas mabuti na maglagay tayo ng sapin dito na isang scratch paper. Pero dapat ingatan pa rin natin yung pagdiin dito. Lalo na kung charcoal powder yung gamit natin. Kasi minsan hindi maiiwasan na kumalat at lipa rin yung powder. Tapos hindi natin napapansin na meron na pala sa ilalim ng scratch natin. So kakalat ito nang di natin namamalayan. At ayun, sa huli mo nilang din makikita na may ganun pala. Sunod na common mistake ay yung papel na ginagamit natin. Sa pagpo-portrait, kailangan natin ng papel na medyo may texture para kumapit yung charcoal or graphite powder. Kailangan din medyo makapal to dahil paulit-ulit natin na nire-render at ini-smudge yung drawing natin habang pinoproseso to. At ito yung mga marerecommend ko na magandang papel na gamitin. Ayan, mura mo lang mabibili yan sa mga mall or pwede rin sa online. Marami rin nagkakamali sa sketch pa lang. Marami akong nakikita ng mga beginner na madiin ka agad yung lapis habang nag-i-sketch or dark agad yung lapis na ginagamit. So pag in-enhance natin yan, mahirap nang burahin yung sketch. Magkakaroon ito ng mga bakat na linya or mga marka. Mas mabuti na light pencil lang muna yung gamitin tulad ng HB or 3H. Applicable din to pag gumagawa ka ng grid lines. Dahil kahit hindi mo na to burahin, kusa na tong magpe-fade habang nagsishadings ka. Speaking of shadings, mas magiging smooth din yung shadings mo kung makeup brush yung gagamitin mo. Kahit minsan medyo nakakahiya na bumili nito kung lalaking lalaki ka. Marami kasing brush sa mga bilihan sa mall, pero hindi siya pang charcoal portraits. Minsan pang painting at pang wet medium yung mga brush dun. Marami rin nagkakamali dito. So tandaan nyo lang na malambot dapat yung brush na gagamitin natin na pang shading para maging smooth ito. Pagdating naman sa ibang materials, marami rin nagkakamali sa paggamit nito. Tulad ng kneaded eraser. Kung mapapansin natin, malambot talaga ito at pwede natin i-shape sa kahit anong gusto natin. Pero pinaka-effective to sa pagbura ng highlights, ng skin tone. Or yung pag-maintain ng mga part na hindi kailangan burahin na burang-bura talaga. May mga nakikita din ako na ginagamit ito sa paggawa ng strands at highlights sa buhok. Medyo hindi siya para dito dahil malambot nga siya. Sa strands ng buhok, mas okay gamitin yung pencil eraser or glue stick para makagawa ng sobrang payat na linya, which is magbibigay buhay sa pagdrawing ng buhok. So marami rin akong nakikita na tinatapon lang yung kneaded eraser pag nangitim na. Akala nila hindi na to pwedeng gamitin, pero may paraan pa para malinis to. Ayan, bago natin itapon, try natin na ganituhin. So ayan, ganyan lang.
Kahit itim na siya minsan, makikita natin na bumabalik yung kulay niya na kulay gray habang ginagawa natin to. So ibig sabihin nalilinis siya. Ayan, bago natin tapon, try muna natin gawin to. So isa pang napansin ko na mali ay yung pagkopya ng reference sa mga cellphone o sa tablet. Medyo mali dito yung pag-zoom or yung paglapit ng reference. Kasi minsan hindi natin masyado nakikita yung tonal values. So hindi natin masyadong makokopya yan. So magiging uneven yung skin tone ng shadings natin. Ayan, kaya mas mabuti kung printed yung reference natin. Kasi kung uli nakikita mo na 100% na scale ng photo, yun lang dapat yung makopya natin para mas maganda yung resulta. Ayan, at ito i-segue ko lang ulit yung pinakamalalang pagkakamali na pwedeng mangyari sa drawing mo. Ito yung pag may dust or kailangan kang alisin ng mga dumi sa drawing mo, tapos hinipan mo na may kasamang laway. Tasik laway ko! Kaya kung nakakalimutan mo palagi na sipsipin muna yung laway mo bago mo hihipan yung drawing mo, ito yung sagot para sa'yo. Ayan, di ba pag nakabili ka ng makeup brush, may kasamang ganito minsan. At isa pa, wag natin kakamayin to. Pag may dust or dumi yung drawing natin, minsan pasmado pala yung kamay natin or may dumi yung kamay natin mismo. So, base sa experience ko lahat yung shinare ko sa inyo ngayon, lahat ng pagkakamali, nakusa ko din na-discovery at nagawa ng paraan kung paano solusyonan. Marami pang bagay na hindi ko nadaanan na posibleng yun yung mangyari sa inyo. Kaya feel free na i-comment kung ano din yung mga experience mo at solution mo. Pwede mo rin i-comment yung mga gusto mo pang matutunan at mga request na tutorials. At syempre kung gusto nyong umiscore ng Bean Art Shirt, message lang kayo sa FB page na to. Ayan, salamat sa panonood mga kamay. Kita kita tayo sa next video.